pakiramdam. Unti-unting pumapasok sa loob mo. Mahapdi, parang may napupunit. Labas-pasok sa katawan. Masakit. Hirap mong yayain sa mga overnight tsaka sa mga out of town. Yung airmat mo, hindi ko na masakyan yan eh. Parang manyak ang tingin sa akin eh. Bakit? Totoo naman ah. Parang hindi na talaga tayo magkakasundo eh. Ang hilig-hilig mong makinig dyan sa Missy Elliot na yan, alam mo namang iritang-irita na ako dyan. At paano yung kalikot mo sa ilong mo? Parang hindi ka naubusan ng kulangot. O ayan mo ngayon, didiri ka sa akin? Sa loob naman ako ng kotse mo nang walangot ah. Akala mo ba wala nakakita sa'yo? Hindi naman tinted ang kotse ko eh. Nakaka-turn off, akala mo ba? Kailangan ko nang lumayo. Darling, di ba may shoot ka ngayon? Baka nakalimutan mo na ma-dear. Iba na lang. Ano ka? Hindi ito basketball na pwede mag-substitute. Loka-loka. Sige na, mag-bihis ka na. Daanan kita within 30 minutes, okay? Ay, no. Sheila, ano nga pala yung pinabibili mo sa States? Anyway, dadaan ang Tita Luisita mo dito every now and then para kamustahin ka. At yung cellphone mo, huwag mo ikakalat para madali kang kontakin, ha? At tandaan mo, kahit trabaho, walang over-overnight. Dad, kukunin ko mamaya yung pinaayos kong laptop. Okay na nga. Kailangan ko ng pambayad dun, no? Ay, nako! Mami, ano ba yun si Daddy? Ang hirap-hirap ko sa atin. Sheila. Nakakainis. Hindi mo makakali. Ito na maintindihan din eh. Sila na ako, Mami. Ano? Okay, ngayon na, nak. Tignan mo nga ito. Tignan mo ito. Bagay ba sa akin? Okay ba? Ay, ako. Anong ginagawa naman lang din yung dito? Darling, nag-apprentice kay Jesse Gonzalez siya. Deadmind mo na lang. Hi, ma'am. Hi, Harvey. Okay, Sheila, I'm shooting. Okay, another pose. Good, good. Nice, nice. There you are. Good. Thank you.
na mami mo. Tina. Alam mo, kung ayaw mo akong kausapin, sabihin mo lang. Gago talaga yun, no? Sorry, girl, ah. Nag-away pa tayo ng dahil sa mukha mo. Eh, sino ba naman kasi nagsabi sa'yo na kapatid siya? Wala. Napraning lang ako. Eh, paano ba naman kasi tuwing nakikita kayong dalawa, ang sweet-sweet niyo pa rin. Eh, ano naman gusto mong isipin ko, diba? Alam mo kasi si Troy, kapag nakipag-break yon, ibig sabihin nun, may kapalit ka na talaga. Kaya malabo na yung iniisip mo, no? Sorry. Sorry, what? Okay, it's like this, ha? A little birdie told me na lately lang, ang pinaka-latest daw na victim ni Troy, eh si Vivian, yung bang utol ni Rodney na kapatid ni Roland na... Teka lang, sandali lang. So, ang ibig mong sabihin, may sinota siyang iba habang kami? Exactly! Para ba nung gaya nung sa inyo na habang kami? Pero I know, hindi niya sinabi sa'yo na kami pa rin, syempre, di ba? Hindi niya aminin yun. Kaya, alam mo, Sheila, I'm sure, yung sinasabi ni Troy na sa Gada trip kasama ang mga UP Mountaineers. Hello, UP Mountaineers may ass, no? Si Vivian ang kasama niya doon for sure. Na pwedeng gawin sa akin to? Alam mo, malalaman mo lang yan pagbalik niya dito. Pagbalik? But I am not going to sit down here and wait. Wait, ah. I think that's not a good idea. Sagada is no joke. Malayo yun, ha? Ay, Mel! Ay, wala siya. Umalis. Papuntang Sagada. Ha? Oh, no. Luka-luka talaga yung alaga mo, Manny. Kanina pa ba siya umalis? Hindi, ka. Alis-alis lang. Okay, sige. Thank you. Okay, bye. Manny, pupunta ako lang sa Dada, ha? Saan ba yun? Eh, basta malayo yun. Tsaka importanteng lakad ko. Pag sumilip si Tita Luisita, huwag mong papapasukin. Eh, ano sasabihin ko? Sabihin mo, may sakit o kaya may shooting. Bahala ka na magdahilan, diskartehan ko na lang. Ha? Eh, ano gagawin ko? Back in 5 days. Ngayon, magpalit muna tayo ng cellphone. And, pag tumawag si Mami, sabihin mo na lang sa kanya na naiwan ko yung cellphone ko dito sa bahay, kaya ikaw yung nakakasagot, ha? Okay. At huwag kang maingay kahit kanino na pumunta ako ng Sagada. Okay. Okay? Sige na.
Babay, ingat ka dito, ha? Bye. Grabe, ang cute niya talaga! Kaya ka nabisa na natin maglarienda para maabutan pa natin siya. Tara! Alam ka na ba sa mami mo? Nasa state sila. Ay naku, eh paano kapag tumawag yun? Eh basta, si Manny na bahala doon. Tsaka, huwag mo nang isipin yun dahil, at least ngayon, pareho na tayo walang nakikialam. Ay naku, bahala ka. Pag tumawag yun sa akin, deny to death ako. Ikaw bahala mag-explain doon. Alam mo, dadaan pa pala tayo ng Nueva Ecija, tapos Nueva Vizcaya. Alam mo, mukhang mahaba-haba ang biyahe natin eh. Mga ilang oras kaya? Kung dediretsuhin natin, siguro aabutin tayo ng mga 16 hours. Tapos, siguro mga dalawang araw lang yun kung walang hassle. 2 days? Grabe. Pero teka lang. Ano bang meron sa Sagada? Beaches, garden... Hash. Ano? Hash and Roots Capital kaya ng Pilipinas yun, no? Ano ba? Natikman mo na ba yun? Grabe, Sheila. Ang sarap ng trip. Naka, mabuti pa umalis na tayo. Baka mamaya gabihin pa tayo dito eh. Gabihin pa tayo sa dami. Hanap pa tayo na matutuluyan natin. Sana. Anong problema mo, ha? Kanina ka pa tingin ang tingin dyan? Wala. Curious lang ako. Ah, alam ko na. Basta ako nakuha itong magandang outfit ko, no? Hindi, no? Una tira ka na nito. Gaga, hindi naman ako katulad mo, no? Sabi ko na nga, be, hindi ka pa rin nagbabago. Alam mo, friend, si Troy, yun lang ang habol niya sa mga girls, kaya iiwan ka din noon. Alam ko, no? Kala ko pa naman nagbago na siya. Kasi simula pa lang ng relationship namin, alam na naman niya kung anong problema sa akin. Eh, wala ka naman problema, eh. Hindi naman sarado yung ano mo. Alam mo, yung utak mo lang ang sarado. Sinabi ko naman kasi sa'yo, sa umpisa lang masakit yun. Pero pagtagal, para ka nang nasa heaven. Ay, miss ko na siya bigla. Ay! Wag ha, nakikiliti ako. Huwag mo naman ako hawakan dyan. Huwag naman dyan. Dear kitty-kitty, come to mommy. Mamang Kalabaw, nakita niyo ba yung lalaking nakamotorsiklo?
kawawa naman. Tulungan natin. Uy, pa kaya yan? Alam mo, hindi natin dapat galawin yan. Baka mamaya lalong ma-injure eh. Kasalanan ata natin kung bakit na-disgrasya yan eh. Huwag kang tatayo. Humiga ka lang dyan at tatawag kami ng ambulansya. Eh, wala namang ambulansya dito eh. May 911 kaya dito. Alam mo, dali na lang natin sa sasakyan, tapos tayo na lang magdala sa ospital. Paano natin dadalhin sa sasakyan to? Eh, ang bigat-bigat niyan. Ano na lang? Pwesto ka doon, bilis. Ayoko. Sige na. Team. One, two, three, smile. Hopeless. Siritsinit sa ibang bang. Alagin ko sa lago mo ba? Aray! Aray ko, tama na! Aray! Sa alagin ito sa lago ba? Dami na lang kaya natin siya sa iyo. Kung okay na siya, tignan mo kumakanta pa oh. Wala ka. Amias, isang room nga. Na-pick up namin, lasing na lasing. Sayang, lamang dyan din to. Nararamdaman ka ba? Meron. Teka ba, ano bang pangalan mo? Ako si... Ang pangalan ko... Ano bang pangalan ko? Eh, saan ka ba pupunta? Teka. Kung maalala. Oh, sige, ganito na lang. Magbilang ka na lang from 1 to 10. One, two, three, four. Oh, sige, kumanta ka naman ng lupang hiniyang. Bayang magiliw. Pero sa sila nga na, alap ng puso sa may amnesia siya. Eh, paano yan? Napulot natin siya, nakita natin siya, naka-brief lang siya. Paano identification niya? Alam mo, may naisip ako. Alam mo, parang ayoko yata yung iniisip mo. Basta, this will benefit everyone, no? Kaya basta promise mo sa akin, sasakay ka lang, ha? Okay? Okay. Alam mo, ang pangalan mo ay Winston. Na-aksidente ka. Nadulas ka sa isang public toilet. Tapos nakita ka na lang naming naka-brief. Kasi tinangay lahat ng gamit mo. Pero ang masaklap doon, nagka-amnesia ka. Pero okay lang yun, temporary lang naman kasi. Nga pala, ako si Mel, kaibigan mo. At siya naman si Sheila, girlfriend mo. Ay, naku. Eh, paano kung tayo ang pinagtitripan niya? Tsaka, kung may amnesia siya, bakit nakakapagsalita pa siya? Tsaka, nakakabilang.
Alam mo, sigurado ko may tama yun. Ano ka ba, no? Meron ako narinig na ganyang case. Paano meron ako naging jowa ng neurosurgeon? Nakwento ka na niya ako tungkol dyan. Dahil sa shock, trauma, pagkagaling sa aksidente. Pero temporary lang yun. Hindi nila natatandaan yung mga personal details na nangyari sa kanila. Pero temporary lang yun, no? Ano ka ba? Eh, kaya dapat samantalahin na natin. Mali mo, binyagan ka na ngayon. Pagkakataon mo na mukha pa naman malaki yung kanya, di ba? Alam mo, ikaw kadiri ka talaga. Kung si Troy na hindi umubra sa akin, eh, siya pa. Alam mo, bahala ka. Kung ayaw mo, pagtripan mo na lang. Total naman, mukha naman siyang mabait eh. Okay, nandun na ako. Mukha siyang mabait. Pero paano kung serial killer pala siya? Hindi mo alam saan siya nanggaling eh. Oh, ewan ko sa'yo. Mahala ka. Oh, pare, ganda ng motor, oh. One down, five up. Lima, ganda mo. One, 20, 10 less pa, pre. Alam mo naman tayo, Tro, mabaho, Dre. Service deluxe. Sa linggo ko at ang pinagsilbihan yung hitad. Kaya, ito rinigalo sa akin. Atalaga, pre. Paano mga chong? Paparunod muna ako. Okay ka lang, Winston? Ba? Hinahawakan ka lang eh. Para ka namang hindi girlfriend dyan. Winston. Winston. Eh, anong apelido ko? Angeles. Angeles Fernandez, dalawang apelido mo. Ganun talaga pag rich kid. Saan ako nakatira? Sa Renaissance Tower. Meralco Avenue, Ortigas Unit, 1022. May mga magulang ba ako? Baka hinahanap na nila ako. Hello! Paano ka nila hahanapin? Eh, alam nila lang nagbabakas. Siyan ka, kasama namin. Alam mo, tigilan mo na kasi ang kakatanong mo eh. Babalik rin naman yan lahat sa utak mo. Okay, ganito na lang. Alam mo ba na magaling kang kumanta? Para kang isang tenor sa opera. Sige, subukan mo. Nessun dorma, nessun dorma, ne... Iiwanan tayo ng souvenir niyan. Hayop ka. Aabutan ka rin namin. Mm-hmm.
nagubang. Tita Luisita. Sheila, okay ka lang? Bakit parang hindi ka yata nakatulog na maayos ka gabi? Saan ba tayo pupunta? Sa Sagada. Pero, dadaan muna tayo ng Nueva Ecija, tapos Nueva Vizcaya. Tapos, ang jump-off point natin sa Solano. Tapos Banawe, tapos Bonto. Sagada? Anong gagawin natin doon? Eh di, score ng hash. Paborito mo yun eh. O, bilisan yun na. Tara na. Matanda ang palabas ng highway. Ayun o, may mama doon. Magkano'n na lang kaya tayo? Ma! Mahali ka po! Wari kayo kayo naliligaw. Saan ba kayo patungo? Eh, Manong, palabas mo ng highway. Sabay bumalta kayo, iha. Pabalik dito. Tapos, kumanang kayo sa ikapitong kanto. Yun na. Labasan na yun. Pagdating sa may kanto, may panadiriya. Ipagtanong niyo si Ma'am Myong. At bibigay sa inyo direksyon. Alam niyo kasi, dito sa amin, maraming karsada, kaya nakakalito talaga. Nung araw kasi, maraming gusto magtayo ng bahay dito. Kaya pinaganda ng gusto ng munisipyo. Sige ho, Manong. Salamat na lang ho. Bumalta kayo, ha? Aha, sige ho. Naalala ko yung Sagada eh. Sabi sa akin na matatanda doon. Dahil nga daw sumataas ang Sagada, eh, malakas daw tama ng araw. Kaya ang linis ng hangin, napakalinaw ng araw. Kasi pure white light. Kaya pag meron daw gumugulo sa isip mo, pumunta ka lang daw doon at magiging malinaw lang.
klaro. Thank you for your eyes. Alam mo, mukhang malakas talaga yung pagkabukok ng ulo mo, Pavarotti. Mukhang nasiraan tayo. Hindi na tayo makakarating na sagada nito. Hoy, Winston! Tulungan mo ako dito! Ano? Alam mo ba kung paano ayusin to? Diba, malay ko dyan. Ano ka ba namang klaseng lalaki? Dapat alam mo yan eh. Dati siguro, pero nakalimutan ko na. Hoy! Saan ka pupunta? Mel! Mel! Triple yun, eh, Matt. Win. Mga pulo lang. May isa na. Mayroon lang ako kumihintay. Ito eh. May masadsad yung wading. Gumatangkan. O, ready to rong garuti ko, ano eh. Lalaka lang. Itunong na imimasay ito. Sa purpuros, ading. Yan ah. Eh, alam mo. Nalaka lang. Ito ni Okra. Win. Hindi, nagpahinga lang mo kami dito, meron lang. Winston! Pero? Si Mel ata yun eh. Ano ba? Parang si Mel. What? Diba? Ay, na, lalaki na. Teka, paano yung wrangler? Ha? Paano yung wrangler? Balikan na lang yung mamaya. Tara. Eh! Sobrang manapulot yung afam na yan. Ay nako, no? Bigla na lang sumulpot yan habang naglalakad ako sa kalsada. Hey, miss. Hey. What? Is the car break down? Yeah. Maybe I can fix it. Hop in. Okay. Pero alam mo, ang galing ng timing niya. Baka naman natipuan ka kaya biglang huminto. So, Pierre, how long have you been staying here? 5 taon ako sa Manila. Ang galing mo pala mag-Tagalog eh. Eh, Ilocano, marunong ka. When amok. Si Dogma, si Pusiko, si Copycat. Hi, Dogma. Hi, Copycat. Sige, Sara. Paso sa loob. Saan? Sa loob. Sa loob. Presko dito, no? Ayos talaga ng lugar mo. Ano bang trabaho mo? Try to go para National Geographic. Ito, ang ato ko. One, two, three. Ay, isa pa. Palit naman kayong pwesto. Sige. Then, one, look at yung konti. One, two, three. Okay. Alam mo, naggagagawa, no? Nakala ko ba ayusin niya yung wrangler? Ewan ko nga dyan. Sabi niya, dalis lang daw niya muna. Ito nga, punta ako muna. Baka mamaya umulan pa eh. Yeah!
Hello? Oh! Sigurado ka dyan? Maraming salamat. Pare rin, kumpirmado na. Sabi ng amuyong ko, nagkakatumbahan na sa grupo ni sa Lagubang. At pagkatapos, malamang, may nahabol na kasamahan niyo dito para patumbahin. Ah, okay. Gutom na ako. Kain muna tayo. Pare, order ka na. Waiter. Waiter. Yes, boss. May makakain ba dito? Depende po. Anong depende? Meron po kami matangkad, balingkinitan, morena, stisa. Depende nga lang po sa presyo. Tarantado! Pagkain yung sinasabi ko. Buti pa, kuha mo na lang kami ng beer. Sandali po. Sandali na po. Hoy, gising! Miko, sir! Hoy, tama dyan! Bilis! Ano ba? Pagkain niyo! Papansin ko lang parang masyado kang mailap sa akin. Hindi ba magsyota tayo? Wala ako sa mood. Ikaw nang very romantic na yung lugar natin ngayon. Biruin mo, nasa bukid tayo tsaka sa mga bundok, di ba? Lamig, no? Wala pang nangyayari sa atin. Bakit? Bakit? Kasi po, takot ako. Dahil masakit yun, okay? Pembel lang sira. Tingin ko, kesa ang ex ko. Ha? Ah, alin? Alin yung kasha? Pembel. You just had to do what you had to do, no matter what the cost.
comedy talaga yun. Mukhang naalpungatan pa nga yung mga babae dun. Tol, hindi nakakatawa yan. Yan ang palatandaan ng paghihirap ng buhay at exploitation sa mga kababaihan. Sorry pare, may shota ka nga palang taga beer house. Oh, mukhang okay dito ah. Dito na lang tayo. Mga busin, baka gusto niyong babae, meron ako dyan. Dinabali boss, kakain na lang muna kami. Di, akong bahala dyan. Kumain muna kayo, aalis ako. Saan pupunta yun? Oh, dyan na yung sibong. Okay. Ayun. Alam mo pare, pinagtatakaan ko dyan kay Salago ba? Lahat ng uri ng krimen na gawa na niya. Pwera lang ang rape. Ganito yan eh. Sawa na yan sa sex. Pag ganyang kakatindi, halos lahat ng babae, natikma mo na. Biruy mo, pati yung sa lagubang, pinagtitripan. Eto, tingnan mo. Pucha, anong ginagawa niyo dyan? Eh di nagsisex, sali ka. Akala mo ba, libre yung pagpapaayos natin ang sasakyan sa kanya? Siyempre naman, no? Kailangan din naman niya ma-inspire. At ako, kailangan ko din naman magpadilig, no? Yuck! Type mo yun, eh mukhang hindi naliligo. Ano ka ba? Yun nga yung masarap eh. Nakita mo ba yung balahibo niya sa dibdib? Masarap-sarap. Alam mo ba, ang galing-galing niya pong magpampara siyang makin. Wala. Ewan ko. Hintayin na lang natin sunod na biktima. Salamat. Wilson, may problema ka? May parang nagugulahan kasi ako eh. Iba pakiramdam ko eh. Paramdam ko, parang di naman talaga ako mahal ni Sheila eh. Huwag kang mabahala.
Ganyan talaga ang kotek ng kababaihan pagdating sa pag-ibig. Parang, pura-pura, hindi alam kinsan darapaw. Ay nako, buti na lang. Maabilidad ako. Kung hindi, kanina pa tayo nakatanga dun sa bukid. Yeah, right. Ikaw, ano bang problema mo, ha? Kanina ka pa, sungit-sungit mo. Ano ba, ha? Alam mo, ikaw, kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, ha? Ano ba, ano ba, ha? Tari ako, ha? Tama na. Ang kulit nyo kasing dalaw, eh. Kamali tuloy ako ng highway na pinasukan. Dapat kanina kumaliwa na ako, eh. Hindi ko na alam tuloy kung paano tayo babalik dun. Nakakatamad nang bumalik. Layo na. Oh, saan ka pupunta? Ba't ka lumiko dito? Tatanong, pagod na ako, eh. Dito na lang tayo mag-stopover. Na naman! Ay, naku, sa paligay ko, hindi na tayo makakarating ng sasagada nito, eh. Dalawa sa amin, hiwalay ako. Bakit karaming tao dito? Ano meron? Norris, dumayo kasi bukas ay may parada dyan sa labas. Baka gusto niyong silipin. Saan mo masarap kumain dito? Subukan niyo sa Lone Ranch. Dyan lang sa bilang kanto. Madaling ganapin. Winston! Favor naman, oh! Walang tuwalya dito. Huming ka naman kay Mel. Kay Mel? Oo. Mel? Mel? Winston! Asa na yung towel? Meron kang towel. Towel daw si Sheila kasi. Oh, sige, ito na lang. Binigyan mo. Sige. Thank you, ah. Dogma! Don't do that, Joey. Don't do that, Joey. Don't do that, Joey. Don't do that, Joey.
Alam niyo, kayong dalawa, para kayong tanga. Para kayong di mag-shota eh. Ah, ganun ah. Sige, mauna na ako ah. Baka nakakastorbo na ako eh. Kukuha, nasing pet. Datat na rin ng aso. O rin nga inabraw ang kangkanin na. Nasing pet. Salamat po. Pare, isang foreigner may-ari ng kubo. Nanggaling dito yung tatlong magkakaibigan. Palagay ko, ito yung hinahabol niya sa lagubong eh. Naintindihan mo yung sinabi ng matanda? Hindi. Makita akong mga polaroids na nakakalat sa labas eh. Sigurado kang sasagada sila nagpunta? Sigurado po ako. Pwes, mag-impakit ka at hahanapin natin ang pamangkin ko. At magdasal ka ha. Na sana makita natin kung saan man ang leching sa gada na yan. Gamit pala natin, niligay ko na doon sa sasakyan. Thank you. Anong breakfast mo? Masarap ah. Maka. Oops! Teka lang. Pwedeng ilipat ka na lang kasi meron kami pinag-uusapang sensitive eh. Oh, sige, didalhin ko na to. Sige. Thank you. Bakit kayo nahahabol niya sa lagubang? Sino sa lagubang? At saka ano bang problema niyo? Winston, kilala mo ba tong dalawang to? Hindi. Para huwag niyo na kami storeboy, hindi naman namin kayo kakilala eh. Eto, kilala niyo lang. Hinahabol kayo ng killer na sa lagubang. Ano ba atraso niyo doon? At baka pwede namin kayong tulungan. Aabutan din naman kayo nun eh. At isa-isa kayong papatayin.
Niloloko ka lang namin. Hindi ikaw si Winston. Nakita ka lang namin sa kalye, walang malay. May amnesia. Ano ba kasing kinalaman mo sa salagubang na yun? Hindi ko siya kilala eh. Pero palagi ko siya nakikita sa panaginip ko. Parang kilalang kilala ko siya eh. Pero hindi ko lang matandaan. Ewan ko. Sorry ha, ginood time ka namin. Nahalata ko na nga eh. Pero enjoy naman ako sa inyong dalawa eh. Enjoy ako kasama kayo. Kaya hinahayaan ko na lang kayo. Huwag niyo akong iiwan ha. Natatakot ako eh. Teka nga, bakit namamantal ka at saka kanina ka pa kamot ng kamot? Hindi ko nga alam, yung kate eh. Yung hipon yun. Allergy? Ano pa nga ba? Eh di ba may amnesia yan kaya hindi niya matandaan? O paano? Dito lang muna kayo ha. Huwag kayong aalis. At magtatanong-tanong lang ako kung saan tayo pwede mag-stay ng hotel, okay? Sige, ingat. Available pa na room? Ay, wala po, ma'am. Meron ba kayong nakitang nag-check-in dito na Troy ang pangalan? Hay nako, wala daw nag-check-in na Troy Sevilla dun sa hotel na yon. Try daw natin sa Mapiao Inn. Pwede, halika na. Tara. Winston! Halika na! Alis na tayo! Hay nako, umalis daw si Troy kasama ng girlette niya. Ang sabi sa akin ng receptionist, baka daw bukas pa yung balik dahil maraming dalang gamit. Tara, labas muna tayo.
Yeah. Dali, uy! Matagal. Wala na, ubus na! Sheila, mauna na ako sa ina. Baka nandun na sila, ano? Alam mo na. Sino yung inaabangan niya? Siya? Wala. Yung ano, yung skora namin ng hash. Paborito mo yan eh. Ano ka mo na lang? Paborito ko? Hash? Yep. Eh ako, dito lang ako. Saan mo? Saan ka lang? Kapagod eh. Nalala niya. Saan ka lang? Saan ka lang? Saan ka lang? Alam ko na. Umayas ako dyan. Kukuhanan kita. Yes. Post ka lang ng maganda. Okay? Yeah. Yun. Oo, maganda yan. Siyempre, akong kumusta. You're the best! Of course! Sheila, nasasabihin sana ako sa'yo, pero kung saan sasama yung loob mo. Shoot! Nagkaka-crush na kasi ako kay Winston eh. Hindi ako na kasi maramdaman yung gentle-like waves na love mo. Hindi ko maintindihan, pero nakaka-inlove. Ay, nako, Mel, huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman ako in love sa kanya, eh, no? Sex lang po ang habol ko. Ganon? Ganon, ganon lang yan. Yung mga iba ka na talaga. Because of you. Wow. Okay. Hindi pala. Troy. May pagod na ako. Ah, sige. Agad na tayo. Sarap na tayo. Diyo? Ay, naku, Mel. Nangigigil na ako, ah. Hindi ko na alam kung gagawin. Ano ka ba? Easy ka lang. Basta ganito gawin mo. Katokin mo, tapos pumasok ka bigla. Nag-amnesia ako eh. Bumiyahe lang pauling probinsya. Pagkatapos, na-aksidente ako. Pagkatapos, wala na akong matandaan dun. Pero ngayon na lang bumabalik lahat ng naaalala ko. Sana maniwala ka naman, oh. Bakit mo nagawa sa akin to, honey, baby? Bakit kayo tumatawa? Magpagawa kayo? Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin sa Sagada. Nagulat kami sa pagsulpot ni Salagubang at kung ano ang pakay niya.
Buti na lang at inabutan siya ni Pierre na galit na galit sa pagkawala ng alaga niyang si Dogma at Copycat. Ayun, bali-bali ang buto ni Salagubang. Si Troy naman ay ilang na ilang lumapit sa akin dahil baka gulpihin ko pa siya ng tuluyan. Siguro tahang-taka siya sa mga pagbabagong nakita niya sa katauhan ko. Buti nga sa kanya. Nakakatawa. Philip pala ang totoong pangalan niya. Buti na lang hindi siya nagalit sa amin. Mabuti na rin na nangyari ito sa kanya, sabi niya. Makakaiwas na siya kay Salagubang na matagalan niyang gustong iwan pero ayaw siyang pakawalan. Nag-usap din sila ni Mel ng masinsinan. Gusto niya rin si Mel pero hindi pa siya handa sa isang straight heterosexual relationship. Pag-iisipan daw niya, total nag-enjoy siya sa experience. Hindi niya daw kami makakalimutan. Hindi niya makakalimutan ang Sagada.